Okay. Hello guys. Today, tuturuan ko kayo kung paano mag-assemble ng stationary bike. So, tara. Come on. So, okay. So, first thing na gagawin natin, i-unbox natin yung lagayan ng stationary bike. So, kuhain natin. Yan. Box natin siya. So, ito yung pinaka main frame ng stationary bike. So, ito yon. Guys. Guys, dapat kumpleto yung parts ng stationary bike nyo. Tulad nito, ito yung chair niya. Ito yung isa sa stabilizer frame. So, guys, ito yung handle. Pedal, left and right. Ito yung isang sinasabi ko sa stabilizer niya. Okay. Ito yung computer box. Module kung saan duty mode with battery. Okay. Ito natin ito. So, ito yung main frame dun sa upuan ng bike. Then, okay guys, ito yung another frame para dun sa dalaya ng module at yung handle, yung foundation niya. So, lastly, meron tayong tools na kasama. Meron dyan apat na bolt. So, buksan natin. Check natin. Ano yung alam niya. Sa dalawa, tatlo. Okay, but ayan. Tapos meron siyang bolt allen, dalawa. At wrench, size 13 and 15. Okay. So, yung manual. Hindi nyo kabisado yung pag-i-install ng stationary bike. Ito yung pinaka-best way para alamin kung paano install. So, okay. So guys, ito yung pinaka main frame. So, first, kuhain natin yung rear pati yung front stabilizer niya. So, kahit saan naman ito ilagay, parehas lang naman ka. Ayan. Install natin dito sa likod. So, ito yung bolt. Okay. Kailangan natin yan. So, ito guys. Ito. Set natin siya dito. Yung square dapat magtapat. Ito yung basihan natin kung tama yung paglagay natin at pag-install ng stabilizer dito sa likod ng frame. Okay. Yan. Ano guys. Lagay natin yung clip o tansa. Ano? Madaling tawag eh. So, yan. So, kaya natin i-manual to. Isarado muna pa sa mantala. Okay. Kaya natin yung isa. Natin. Kuha. Dahil dapat na. So, yun. At yan. Dito yung hole. Yun yung hole. So, yan. Okay. Masok. So, tansan. Natin siya. Okay. Ganyan yan. So, dito naman sa unahan. Lagyan natin yung stabilizer na pangunahan. So, ganun din yung process ng paglalagay. Simulan natin yung cap.
Okay, natin. Mas mabilis kung ilagay na ito kagad. Ayan. Okay. So, mag-up. Sabayin na natin yan. Para madali natin makita yung pag-usot ng stabilizer sa butas. So, guys, and then sip na natin. Okay? Diba? Sa bilis. So, lagyan natin yung tansan. Okay. Another one. Sabi na. Ayan. Okay, guys. So, okay na yung stabilizer natin sa harap at sa likod. So, gawin natin, ikpitan natin siya gamit itong bench. Ayan, ikpit lang. Ayan. Okay, mas maliit. So, kaya niya na mag-stand alone. So, naikita na natin siya. Paano ba isa? So, next, ano yung lalagay natin, guys? So, mas maganda muna kung ilalagay natin yung pag-setup sa upuan niya. So, okay? So, yan. Ito yung upuan. Hand na frame. So, unbox natin. So, guys, yung kalimutan, sa upuan na to, nandun yung bolt niya. Ito yung mga cap. So, alisin natin siya, buksan natin siya, guys. Yan. So, it comes sa tatlong yan, bolt. So, alisin natin lahat. So, syempre, ito alisin mo na rin ito. So, paano nga ba, guys? Paano ang gagawin natin? Ilalagay ba natin muna itong handle at yung upuan para ikabit? Pero, bibigyan ko kayo ng tip kung paano mas mabilis. So, ang gagawin nyo muna is i-set up natin yung upuan bago ilagay dun sa frame. So, kaya natin dito. Kasi sa parang ito, mas mabilis ito guys eh. Kalagay natin yung mga clip niya. Okay, clip. Ayan. Guys. Okay. Kaya ito, ito na. I-lock natin siya. Sa katong parang kasi, ano eh, hindi ka ma-hassle. Kasi ilanin mo siya ilalagay ng ano itong mga panlock. So, ito yung gamit natin. Medyo okay naman siya. Yan. Kaso medyo matagal nga lang. Pagkatagalan mo lang. Pero mas, kung meron kayong tools size 13 tulad ko, meron akong tools na size 13. So, kuhain ko lang guys, 13mm. So, guys, tignan nyo. Ito lang. This is the best way. So, okay naman yon yung kanina. Okay naman to. Kaso, pagtatagaan mo lang. Mabilis kasi itong hawak natin ngayon. So, sa may mga tools dyan, advantage to. Ngayon, ngayon ito. Okay. So, bago kayo mag-lock nito, so, huwag nyo muna itodo yung lock. Kasi, kung maya, i-adjust nyo yung puan doon sa center niya, mas madali siyang may hit siya, o mahuhusod, o mas center. Okay, ito na dyan. Okay. Ayan.
natin itong isa. Okay. So, guys, okay na to. Pwede na change the sa quote na. So, yung adjust. Hindi tayo mag-a-adjust kung gano'ng katas natin. Gano'ng katas yung upuan na meron tayo. So, sabihin natin. Yan. Okay. So, ito. Ito yung kanina yung mga kasama niya. So, dapat meron adjuster. Ito yung adjuster. So, guys. So, guys, ano yung purpose nitong bilog na ito? Anong purpose niya? Ito yung purpose niya para makita natin yung hole. Na, kasi kung dyan wala yan, paano natin matatalo siya? Kaya dito dyan ang gitna, pero mas maganda kung meron mo sa dito. So, this time, palok natin ito. Ayan. So, ayan. Tight lang natin siya. Okay, guys. So, naset up na natin yung stabilizer sa yung upuan. Ano ba susunod natin gagawin? Install natin yung handle. Yung pinaka frame ng handle. So, yan. Okay. Yung front post. Saan nga natin ito gagawin? Ilagay yung front post. Ito yung ito yung kailangan natin i-assemble sa kanila. Pwede yung tawag na yung yan. I-clip natin ito. Clip natin to dito. So, okay. Dapat mag-fit siya dito. Sinan natin muna itong mga bolt na ito. Lubagan natin. Huwag natin alisin. Lubagan lang natin. Okay. So, para luwagan siya, kuhain natin yung allen natin. So, yung allen, kailangan. Ayan. Okay. Okay. Okay, yan. So, ayan. Ba't natin ginawa yun para pumasok to yung front post. So, lagay na natin itong front post niya. So, yan. Ligot muna natin to. Okay, guys. Yan, ganyan nyo. Dapat yung isa nasa dulo. Tapos yung isa ipanlock. Kita, yan. So, yan. Tutok mo dito. Yan. Ikot natin. Natin. Okay. Pass natin. Yep. Mm-hmm. Yan. Post mo muna. Okay, guys. Yan. Last week, ikitan. Kitan. Lock natin. Okay. Lock mo lang yun sa loob. Ito. Ayan. Supply natin yung ayan. Yung wire. So, mag-alisin yung goma, guys, ha? Kasi pag inalis mo yung goma nyan, malalaglag sa loob. Mahirap kakawain. So, ligay na ito, isang wire. Ibisitan natin. So, natin siya. Actually, yan yun. Nakita nyo guys, yung wire. So, yan. Baba na natin siya para ilusot dito sa kabila. So, paano nga natin gagawin yun? Okay lang. Yan. Pagdadapatin lang natin yung dulo-dulo niya. Dapat tumunog. Okay, tumunog. So, ilayin natin yung nasa taas. Okay? Okay. Then,
Subok natin. Okay guys, tanya ba to guys? So yan, lagyan na natin yung front post nya. So next is yung mga bolt, saka yung curved washer nya, yung washer. Ngayon natin. Okay. Ayan. So guys, ganito lang muna. Huwag nyo isasagad para ma-adjust natin at malaki yung iba. Ayan. Ayan guys. Ganyan lang. Huwag tuto-tuto guys ha. Yan ang tip ko sa inyo para hindi mahirapan. So next is, ito naman. Okay. Yan, ito yung bad book para. Ah, lipat ako. Okay natin. Yung third water niya dapat dati matulakan. Okay. Okay. Saan natin siya siskipan gamit yung bolt allen. Ayan guys, matingipit na lang. Ayan na. So, ano ba yung sila rin nagawin? So, lagay natin yung handlebar na. So, bago natin ilagay yung handlebar, sinabi sa plastic. Okay. So, bakatin natin ito. Guys,
Okay. Call natin yung handle. Guys, okay na yung handle natin, natagilan natin siya. So, ang sunod natin gawin is nalagay yung pedal. So, ito yung pedal, guys. Right, saka yung left. So, sino natin? Pwede ito yung ikitan nyo, no? So, kung may nakikinse. Atin. Ini-install is yung dalawang side. Okay natin. Lagyan natin yung pedal kanan yung kaliwa. So ang last thing natin na bubuksan is yung computer module niya. So ito yun, ito yung computer module. So guys, yun yung mige dito yung instruction kung paano, then yung battery. Lagyan na muna natin yung battery. Siyempre, muna, alisin natin yung plastic. Paka magtaka kayo, nilagay nyo. Hindi naman pala gumana kasi may plastic yan. Nilagay natin. So, double A na battery. Ayan.
Ayan. Double battery. So, ayan. So, magana yung module natin. So, gagana to kapag pinatakbo natin yung stationary bike natin. So, ano nga ba to? So, lagay natin to. Iaangla natin yung pinakabugad nito dito. So, maganda kasi kung itong wire na to hindi ilalagay dito kasi may ipit dun sa front post pag nilagay natin. So, gagawin natin, ilisit nyo dito sa butas na bilog. Okay? Yan. Handa-handang ha. Handa-handang kayo dyan. So, install natin yung yan. So, sa paglalagay, hinay-hinay lang para hindi natin ma-damage yung module saka hindi maputol yung yun. So, okay. Flip na siya. Lagayin natin. So, ano nga ba to? Saan natin ito i-connect? So, may connector dito. Ito yung last step natin. Guys, last step natin ito, guys. Sa pag-i-install. So, ito yun. So, ito yung wire kanina nakabang. So, what we are going to do is to connect yung dalawa. Ayan. Connect natin. Connect natin. So, kailangan tumunog. Okay. So, guys, okay na yun. Inalagay na natin siya dito. Sa pinaka yan, i-hurog mo lang. Ilagay natin sa hole. Tapos, ito yung last step. Okay. Yan. Then, okay. Guys, install na. Nagawa na natin yung stationary bike natin. Kapag-install tayo. So, ito yung pinaka-last step talaga. Is to try yung unit. So, gawin natin. Okay na? Kuhan, handle, front post, yung module, yung pedal niya. Okay na? So, kuha natin. Try natin. Try natin. Okay? Okay. Lagyan natin ito. Okay. Pedal test. So, kung ang preference nyo sa pag nilagay ito itong dip yan. So, guys, ito na, pretesting natin. Pipin nyo din yung mode. So, distance, kilometer, dyan yung lumalabas. Tapos, meron dyan calorie burn. Kung ilan. Okay? So, let's go. Okay? Try ko. So, guys, nakita nyo? Kita nyo, guys? Tumatakbo ako. Tumatakbo rin yung module natin. So, ibig sabihin, 46 calorie burn. Kita nyo yan. 27. So, ako ba yung 30, 31? Yan yung timer natin. Tapos, yung 8.9, yan yung yan yung distance natin. Kung nagpa-bike tayo, kung gaano kalayo tayo. So, yan yung 1.6 yan yung calorie burn natin. In 52 seconds, hinan-burn natin kakaikot ng pedal. So, guys, dun lang. Hope you enjoy itong vlog na to. Huwag nang kalimutan din mapatuloy sa panonood sa mga susunod namin vlog. Okay, salamat. So, into tayo, into rin siya. So, automatic. Okay? Yan na yun, guys. Thank you! Hey.